Kumusta na kayo? Ngayong araw, ang ating lulutuin ay pork steak. So, hindi na natin ito patatagalin. Ipapakita na natin ang ating mga ingredients. Meron tayo ditong 2 pounds of pork steak. Actually, this is pork shoulder blade steak. Pwede nyo rin gamitin ang pork chop. Masarap din yung gawing pork steak. So, meron pa tayo ditong ibang mga ingredients. Meron tayo ditong garlic, onion, cooking oil, sugar, isang pirasong lemon, soy sauce, ground black pepper, at water, pampalambot sa ating pork. So, mamaya ipapakita ko sa inyo ang ating mga sukat ng ating mga ingredients. Okay? Okay guys, ang unang-una natin gagawin dito sa ating pork steak ay imamarinig muna natin itong pork sa soy sauce at paminta. So lalagyan na natin ngayon siya ng soy sauce. Okay guys, siguraduhin na natin na nakasoak maigi ang ating pork sa soy sauce. And then pagkatapos nito ay lalagyan natin siya ng paminta. Okay, pagkalagay ng paminta, guys, squeeze lang natin yung lemon natin. Kasama ito sa pagpamarinade ng ating pork steak. Okay, guys, ganito lang. Squeeze lang natin siya. Okay, tanggalin lang natin ang buto na para hindi maisama sa ating marinated pork. I-marinate lang natin to ng isang oras. At pagkatapos nito, umpisahan na natin iluto ang ating pork steak. Okay guys, ngayon naman ay lulutuin na natin ang ating pork steak. Igigisa lang natin to sa sibuyas at bawang. So, itong ating pan ay mainit na. Ibubusin natin itong ating cooking oil sa pan. Palagay na natin ang bawang. Okay, nagigin lang natin. Next, ilalagay na natin ang onion. Sagisahin lang. Pagkatapos nito, ay ilalagay na natin ang ating pork. Okay, medyo. Pagkalagay nito, antayin lang natin ang mga ilang minuto hanggang maging brown ang ilalim ng ating pork. And then, pagkatapos nun, ay babaliktarin rin natin siya at mag-aantay tayo ulit ng mga ilang minuto hanggang sa maging luto na siya at pwede na natin ilalagay ang ating sauce. Okay guys, tingnan na natin ang ating pork kung medyo brown na siya ang ilalim niya. Susunitin lang natin. Okay, so baliktarin na natin siya. Ayan, medyo brown na siya guys. Aantayin din natin maging brown ang italim niya. Siguro mga 3 minutes guys. Babalikan natin ito. Okay guys, tingnan natin yung kabilang ng pork natin ay itong brown na rin. Okay, tingnan natin. So brown na rin siya guys, nakikita nyo diba? So pwede na natin ilagay ang ating soy sauce na galing sa minarinate natin kanina. So, ito'y bubuhos lang natin. So, pagkatapos ito guys, antayin natin lang siyang kumulo. And then, pagkatapos ay titimplahan na natin siya. Okay, tatakpan lang natin siya guys. At aantayin natin kumulo siya na kumulo hanggang lumambot ang ating karne. Siguro mag-aantay tayo ng mga 30 minutes guys. Okay guys, after 30 minutes, i-check na natin ang ating pork steak. Tingnan natin kung ano nang itsura. So, ayan na siya. So, ang gagawin natin guys, paliktarin lang natin siya para maluto naman yung kalahating part niya. Okay, paliktarin lang natin maliktin, dahan-dahan. So, after this guys, pwede na natin ilagyan ang ating tubig. Okay. Tapos, pakuluin lang natin uli siya guys. Tatakpan natin uli. So, papakuluin uli natin siya guys ng another 30 minutes.
para sure na sure natin na malambot na ang ating pork. Okay? Babalik tayo guys after 30 minutes. Okay guys, ito na. Sa tagal-tagal natin nag-antay, diba? So, titingnan natin kung ano na itsura ng ating pork steak. Wow! Awesome! So, sa puntong ito guys, ilalagay na natin ang ating sugar. Okay. And then, tingnan nyo naman, mukhang ang ganda-ganda ng ating pork steak, diba? O, kayong mga nanonood dyan, baka gusto nyo naman i-like itong ating video. At saka, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Yan, at mag-leave kayo ng comment dito sa ibaba. Okay guys, aasahan ko yan ha. So ito, sa puntong ito guys, ilalagay na natin yung ating natirang onion. Kasi paluto na siya. So alam nyo guys, ang pork steak natin, masarap ito pag maraming onion. So kaya ito, spread out natin ang ating onions, ilagay na natin siya. Tapos, pag nailagay na natin ito lahat, mag-aantay lang tayo ng mga 3 minutes to 5 minutes guys. Tatakpan natin uli muna siya. Tapos, aantay tayo ng mga 3 to 5 minutes at ready na itong iserve guys. Excited na tayo, di ba? So, ito, lalagyan na tayo ng takip. Okay?